Diyosa, oh, ibigay mo itong niluto kong adobo kay Annalyn, ha? Nakakasiguro ako. Sawang-sawa na yun doon sa pagkain sa Apex. Chang, makareact naman kayo. Kala nyo isang buwan na na-confine si Annalyn doon sa ospital. Isang araw pa lang, ho. Huwag mo kayong mag-alala. Bibigay ko sa kanya. At huwag mong kakainan yan, ha? Kilala kita. Oh, Chang, akong bahala. Bibigay ko to kay Annalyn. Diyan, katutulungan ko siya. Promise. Eh, kundi nga lamang ba? May pinapagawa sa akin si Ma'am Giselle. Eh, sasama talaga ako sa'yo, eh. Akong bala nito, Chang. Bibigyan ko ito kaya na rin. Tsaka tutulungan ko siya dito. Ang bango. Ah, Chang, Diyosa. Ay. Pwede ba kayo makausap? Bakit si RJ ang naisip niyong tawagan instead of me? Saan nangyari kahapon? Ay, Doc. Hindi totoo yan. Ikaw ang una naming tinatawagan. Kanya lang hindi ka sumasagot eh. Mukhang meron kang inooperahan. Doc Carlos, pasensya na ho kayo ha. Pero kasi ho talagang tinatawagan ho namin kayo. Kaya lang ho hindi ho kayo sumasagot. At saka ho nasanay na ho kasi kami na sa tuwing may mangyayari kay Annalyn, si Doc RJ ho talagang tinatawagan namin. So iniisip nyo pa rin na pamilya sila? Eh, Dok, hindi naman ho sa ganun ho yun. Pero talaga naman ho, tinatawagan ho namin kayo kahapon, hindi ho kayo sumasagot eh. Pasensya na. I'll be frank with you. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niyo. Carlos, may problema ba? Pare. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na ako ang asawa ni Lynette. At kung meron mong unang dapat makaalam sa nangyari sa asawa ko o kay Annalyn, ako yun. Ako pa rin ang asawa ni Lynette. At ako pa rin tumatay yung ama kay Annalyn. Hanggat nandito siya sa poder ko, pamilya kami. Diyosa, ano yun? Paano mo naman nasabi na nasanay kang si RJ una mong tinatawagan kapag may problema kay Annalyn? Siya ang asawa eh. Siya ang tatay-tatayan ni Annalyn. Siyempre magtatampo yun. Ano ka ba, Michael? Eh di ba yun naman talaga yung totoo? At saka, mas gusto ko si Doc RJ kesa dyan sa Doc Carlos na yan. So, huwag mo na ipilit yung gusto mo. Si Carlos ang asawa ni Lynette. Tanggapin na natin yun.